guys, so paano ba yung mabilis na pag-park sa mga ganito, yung mga parallel? Okay, katulad nito. Ito yung pakante. Yan, may pakante dito. Okay. So paano mo siya mabilis na ipapark? Okay. So yung una, syempre yung distansya. Okay. So kailangan hindi ka masyadong madikit dyan. Hindi rin masyadong malayo. So yun nga yung laging ano, isang tao lang yung pagitan. Okay. So di mo na kailangan pumunta doon sa kabila at itapat yung puwetan mo sa puwetan niya, isang nguso. Yung side mirror mo lang, ay, itapat mo rin sa nguso niya. Ayan. Okay. Okay. Pag dapat na yung nguso ng side mirror mo, dito sa nguso niya yan. Okay. Sagad mo na pwede mo punta dito sa kaliwa. Kunin mo lang 45 degree. Okay. Ayan na, 45 degree na yan. Tapos, atras ka. So, titignan mo lang yung gutter. Yan, yung focus ka rin sa gutter. Lalapit ka na doon. Tapos, babantayan mo rin dito. Okay. Lalapit mo siya. Then, sagad mo na dito. Pag medyo malapit ka sa kanya. No? Yan. Yan na po. So, bantayan mo lang siya na pumantay. Okay. Bantayan mo lang na pumantay yung guhit na yon sa katawan ng sakyan mo. Pantayin mo lang. Yan. Okay. Pagpantay na yan. Yan. Nakita. Pantay na. Dito. Pantay na rin. Gitna mo naman. Vela mo. 1 and 2. Yan lang yung mga quick na pag-park sa ganitong parallel. So yung side mirror to side mirror. Pwede rin gawin yon. Kaya lang. Pag ganitong sitwasyon ay nakaharap dito yung sasakyan sa'yo. So mahirapan ka na ipantay yung puwetan ng sakyan mo. Kasi ang purpose lang naman nung kung bakit side mirror ang ginagawa nung iba, kasi pantay, para magpantay yung puwetan ninyo. Okay? Kaya lang, doon sa pag nakasanayan yung side mirror, maraming ano, kumbaga, halimbawa, gaya nga nito, baliktad. O kaya ang sakyan ay hindi ka para sa kotse mo. Di ba? Para kotse, tapos yung nasa ano ay van, okay? Tapos, okay, truck naman, so hindi magkaparehas yung sakyan na dala mo. So, pag nakasanayan mo side mirror, mahirap ako. So, pinakadabas yan, ay yung side mirror mo, itapat mo lang sa pinakanguso niya. Yung pinakapitan, kung masa ano. Tapos, yun, gawin mo yung 45 degree, tapos atras ka na lang. Yan yung pinaka-easy na pag-park sa parallel. So, para hindi ka mahirapan, practice mo lang ng practice nyo. Yung ganong dagdon, reference. Okay? Sana makatulong sa inyo. So, mayroon naman nagtatanong sa akin naman sa aking YouTube channel, paano naman daw lumabas sa parallel na ganito? Pag masikip, gaya nito, yung masikip yung unahan, tapos sa likod, bina, nasa pitan, ano? Okay? Paano daw siya makakaalis na mabilis? So, ako, ginagawa ko niyan, ganito. So, una, di ba, dito na ka-park. So, sasagad ko munang manibela ko dito, mapunta dito. Okay? Okay? Then, atras ko siya ng konti. Yeah, konti lang, ano. So, tinan mo yung unahan ng sakyan, ano. Okay? Di pala nakababa yung handbrake. Ayan, so, pag-atras niyan, malaki na yung space dito. Nagkakaroon na siya ng space dito agad. No? Ayan, oh. So, matras lang ako ng konti. Meron agad akong space. Okay? Then, saka isasagit ko manibela ko kung nandito. Ayan, ano. Pag sinagad mo manibela mo doon, ayos na. Ano? Ayos na yan. So, lusot na yung sakyan mo. Okay? So, pupunta ka na lang doon. Gaganon ka na lang. Ito may nakaparada rin yata ito. Ganun lang pag-alis. Oh. Tignan mo kung pasok na dyan. Oh. Buti mo na pag ganun. O, ganun lang pag-alis sa, ano, sa parallel. Kung nahihirapan ka naman sa parallel, so gawin mo ay ganung procedure. Okay? So, sasagad mo na manibela mo atras. Ganun na. Ayun lang. Pag ano sa mga ganung sitwasyon pag-alis.